Hello, hello, hello guys. Welcome back to my channel. Ito guys, tapos na tayo maglinis, no? Ang oras ngayon ay alas 8, maga. Ito naman ang kabayo natin ang lilinisin ko. Ito guys, ang ginagamit to sa pamamalengke. Sa pagpunta ng tindahan, ano? Bibili ng kung ano ang kailangan. Ito ginagamit namin. Kasi minsan guys, ano to? Walang maparkingan. Yun ang totoo. Tapos, minsan, hindi natin pwedeng gamitin yung mga sasakyan dito. Lalo't, mag-alis nung isa. Marinig kita sa mukha eh! Mamaya, kailangan ng may utos. Walang gagamitin. Kaya, importante yung motorbike na to. Ang gagamitin natin para kung saan tayo pumunta, bibili ng pangailangan natin. Namin, ano? Ito ginagamit namin. Kaya, lilinis ko. Para magmukha naman siyang motorbike. Marami sa atin na ito. Pero ito guys, napakarami rito niyan. Mura lang dito. Hindi totoo yan. Lang, bola lang yan. I-compare sa pera ng Pilipinas. Kasi dito guys, mabibili mo siya ng 900 reals, 1,002. Sa 1,002 guys, nasa ano naman siya? 16,000 sa atin. Pag nakabili ka ng 900, nasa mga 12 yata. 12 na rin sa atin. Hindi ko alam kung magkano. No? Bago na naman. Kaya mura lang dito. Kasi 100 lang pinag-uusapan. Eh, pagka 100, pagdating sa atin, 900, 1,000 na rin sa atin, guys. 900 reals, nasa 12,000 na rin siguro, ganun. Tsaka okay lang to, guys. Pwede naman tong ipadala sa Pilipinas. Nilalagyan to, guys, ng box na plywood. Kaya napapadala sa atin. Wala naman ano yan sa atin guys kasi ano yan eh. Hindi naman nare-rehistro yan kaya okay lang na padala. Di katulad ng mga malalaking bike, mga motorbike na malalaki. Yung mga 250cc, 100cc, o kaya 90cc. Kailangan natin rehistro. Pag galing po rito eh, mahirap iparehistro sa Pilipinas. Kaya hindi kami bumibili ng mga ganong kalalaking motor. Sayang din naman, hindi mo magagamit sa Pinas. Okay lang, magagamit mo sa mga probinsya, sa liblib ng probinsya, no? Pero sa mga lugar na kapatagan, katulad ng mga bayan-bayan, hindi na magagamit yung motor na yan. So guys, ito na ako ngayon guys. Kinabukasan natin ng umaga. 5:30 AM na po ng umaga, maliwanag na rito sa amin. Kaya ito na, naglilinis na naman tayo ng floor. Tapos na tayo maglinis na ngayon ng mga sasakyan. Kaya ito namang flooring ang nililinis natin. Ganito guys ang buhay namin dito. Pagkatapos ng maglinis ng sasakyan, lilinis sa labas, lilinis ng mga garahe. At pagkatapos naman nito guys, pwede na magpahinga. Mag-aantay na lang kami ng iutos sa amin kung ano. Pero sa mga oras na to guys, mga tulog pa sila. Nagigisingan sila ng mga 11. Kaya sa oras ng mga ganong oras guys, nag-aantay na kami ng maiutos. Kaya hanggat maaga guys, tinatapos namin ang mga gawain sa labas ng bahay. Ganito, katulad na ito guys. Ito, pinto naman ang nililinis ko. Last ito guys at tapos na ako. Kaya pagkatapos nito, pwede na tayong makipag-chismisan sa kapitbahay. Ano? Sa nga pala guys, salamat ng marami sa suporta nyo sa panunod ng video na ginagawa namin. Ano?
baga matular pa itong bayad sa amin eh, okay lang. Kumbaga naka dokumento kung anong ginagawa namin sa araw-araw dito. Kaya gustong-gusto ko rin na ano na binibideo yung mga araw-araw, lalo't patapos na akong trata, guys. Tapos na ako nung November 17. Tapos na kontrata ko. Bale, extension na ako ng ilang araw. Nag-aantay na lang ng ano, kung sakali na makaipon ng konti para may pantaxi man lang. Dahil sa totoo lang, yung pinagtatrabuhan namin dito ay tamang-tama lang sa aming pamilya na pinadadala. Makaipon ng pantaxi galing ng airport pa uwi, eh magdi-decision na rin ako umuwi. Wala naman akong naiipon dito, guys. Dumadaan lang sa palad ang sinasweldo. Bagamat napakalit din naman ang sweldo namin dito, ay nagtsatsaga. Kung ako'y nasa Pilipinas, guys, baka yung nagdaang mga pandemic, no? Hirap na hirap ako ngayon. At itong bagyo na dumaan ay sigurado, naghihirap ako. Pasasalamat na rin kasi nung dumaan ang pandemic, ay nandito ako, no? Nasusuportahan ko yung mga pamahal ko sa buhay, no? Pamilya sa Pilipinas. Kahit na nga ba, sabihin natin na kuunti ang sweldo, kakarampot, eh, tiyatsaga tayo para lang sa pamilya. Kung sa bagay, guys, ang anak ko ay isa, binata na. Kaya ng konting gabay na lang, guys, eh, kaya niya nang magbuhay na mag-isa. Kaya lang, hindi naman pwedeng pabayaan kasi, syempre, pamilya. Kahit na wala tayong ipon, basta may maipadala. Ganun ang buhay na nasa abroad. Okay, guys, pupunta naman natin yung kapitbahay ko rito. Bulabugi natin, guys. Bulabog, no? Itong video ko na to, ito ang tatapos sa oras ko. Dahil sa iyo, Paolo Pascual. Hindi nga ako si Paolo Pascual. Makikita niyo naman sa sobrang tipid niya, guys. Bunjovit to eh. Siguro gusto niyo magyabang sa anak ko. Bunjovit Valdivino. Mukhang hindi siya nahirapan sa buhay dahil talagang sa totoo naman eh, napakarami niya sasakyan dito, guys. At sabi nga niya, mas mabuti raw mamuhay dito sa bilang OFW. Nakakaipon siya, walang asawa, walang bisyo. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Wala lahat, no? Tipid. Ay, kito! Tipid. Hindi ka na magkabayad ng mga pamasahe. Sundan natin si Paolo Pascual, mga kababayan. Ito siya. Buhay nyo at turog, magpaturog kayo! Usan ka ng Paolo Pascual? Nagugulat ko na ako. Nahiya nga ako, yan ako ba? Ilang taong ka ng bilang artista, Paolo Pascual? 62 years! Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Dami na. Hindi mo ba alam, hindi ka pa pinapag-artista na ako, 1978, 1665? Kabisado niya mga kaibigan yung ano, kung kailan siya pinanganak. Siyempre! Sanggol pa nga lang, sinisipa ko ni nanay ko. Bilang artista, eh talagang ginusto niya mag-OFW. Oo, kasi ayoko nang masyadong controversial. Maraming intriga daw sa pagiging artista. Eh, kung controversial, masyadong ano, contraction nga ako dati para hindi ako pa sisa. Hindi mahalatang artista. Okay, guys, papaalam na ako, no? At sana nga huwag kayong magsawa sa panunod ng mga video na ginagawa namin, ano? Tulad ng sabi ko, guys, wala namang bayad itong paggagawa namin ng video. Kumbaga, pagdating namin ng Pinas, papanoorin namin mga kalokohan namin dito, no?
At kung bago ka man sa channel ko, guys, paki-subscribe na rin na lang din, ano? At likes mo na rin. Paki-share na rin, guys. Yun lang naman ang hinihiling namin sa inyong mga nanonood ng video na to. Okay, guys. At huwag sana kayo makakalimot na magdasal, no? Lalo't lalo na ngayon sa mga dumarating na sakuna sa ating sa mundo, ano? Tulungan nating magdasal ang bawat isa para lagi tayong safe. Okay. Maraming salamat sa muli, mga kaibigan. Masalam. Pinagsamong Paolo tsaka Paolo Pascual yan. Paolo Bidiones. Paolo Pascual. Hindi nyo ba alam na ayaw kasabayan na Tom Cruise ni... Uy, mga sikat na artista. Sina... Ano? Arnold Schwarzenegger. Idol mo ba yan si Arnold? Hindi ko idol. Ako nga yung idol nila. Pangalan mo? Kala ko idol mo eh. Sila may idol sa akin? Ano ba? Kasabayan ko ngayon sino. Ako yung sikat na artista na kasabayan si ano? Kusi mo na alam. Baka si Kibuloy. Si Kibuloy yata kasabayan mo artista eh, no? Hindi yun. Magtatawa siya eh. Sabi ko na stop! Magtatawak. Okay, guys, na-interview na natin si Mr. Paolo Pascual. Alis na tayo. Inaarap na tayo ng boss. And also press this bell icon. Balik ka next week, ha? Next week, God bless.